lang ang network at ang mga empleyado ang kawawa, ha? Kundi ang buong bansa. Paano? Paano naging kawawa ang buong bansa? At lahat ng Pilipinong napagkakaitan ng kailangang serbisyo sa oras na ito ng pandemya, ang lupit. Wow! Ang lupit mo, Vice Ganda. Una, napakayabang mo. Ngayon, nagpapaawa ka. Napakayabang mong pinagbabara mo si Kibuloy. Kesa sa na pinagtatawanan mo yung pananampalataya at paniniwala ni Kibuloy. Kasi, ha? Nilalamas ka. Ako, hindi ko kapareho ng pananampalatayan si Kibuloy, pero never ko namang lalaitin yan. Kasi paniniwala niya yun. Bahala siya sa buhay niya. Yun ang paniniwala niya eh. Eh ano? Kesyo patitigilin. Ayan, napahiya ka ngayon. Tapos ngayon, bigla kang victim card ka dyan na kesyo. Paano na ang buong Pilipino? Paano na ang Pilipinas? Ah, ito, grabe yun, grabe yun. Nainis ako sa pagmumukha nitong inayupak na to. Ha? Nagpapakaitan, ha? Napagkaitan kayo ng kailangang serbisyo sa oras ng pandemya. Anong kinaugnayan ng channel ninyo, yung frequency, sa serbisyo? Kung gusto nyo naman magserbisyo, pwede naman kayo magserbisyo, ha? Kung gusto nyo magbigay ng relief good, pwede kayo magbigay ng relief good. Asan ka ba? Namimigay ka ba ng relief good? Pupak, ang yabang mo dyan, tuwang-tuwa ka lang kasama mo yung jowa mo. Ha? Sa totoo lang, ha? Ano? Anong part ng serbisyo ang nawala? Bakit? Bawal na ba kayo ngayon mamigay ng relief good na gusto ninyo? Ha? Wala naman, ha? Pwede nyo pa rin ituloy mamigay kayo ng mamigay kung gusto ninyo. Kaplastika nitong... Porkit ano eh. Ay, nako, nako, nako. Kesyo, alupit. Mas malupit ka, Brad. Ay, o tama, Brad ka pa rin, lalaki ka pa rin. Huwag mo akong i-ano-ano dyan sa anyo mo. Itigil-tigilan mo yan, ha? Pwede ka pa rin naman magserbisyo kung gusto mo. Eh, nasan ka ba? Namimigay ka ba? Enjoy na enjoy ka kasama, jowa mo? Landian kayo ng landian? Tigil-tigilan mo nga ako. Umiinit ang tulo ko sa'yo. O eto, isa-isay natin sa mga tulongis na ito. Si Vice Ganda, ang gusto niya, feeling niya, ang ABS-CBN lang ang nagbibigay, tumutulong sa tao. Yan naman yung feeling niya. Parang pinagkaitan tayong mga Pilipino ngayon dahil sa pagsasara ng franchise lang. Ha? Franchise lang ito. Di ko mag-gets. Di ko mag-gets kung bobo kayo o tanga. Tuloy pa rin naman kayo. Gusto mo mag-showtime? Mag-showtime kayo. I-air nyo sa online. Walang pumipigil sa inyo. Paano? 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 Natigil kayo. Franchise. Labo ninyo. Uy. Ay nako. Di ko alam kung tanga kayo o talagang nanggagago lang kay mga Pilipino. Ito ha. Ito naman si ano, si Angel. Tingnan nyo na. Lumabas na pagka-Angel niya ha. Sa lahat ng nagmamagaling at nagsasabi na buti nga nagsara ang ABS, ha? Sana masarap ang tulog ninyo ngayong gabi at nakapagbayad na ng bills. Anong connect? Sana rin masarap rin ang napamalengke ninyo na ipakain sa inyong pamilya. Sana walang magkasakit na kailangan ipagamot at gastusan. Anong connect? Te, kayo lang ba? Kayo lang ba nagbabayad ng bills? Ha? Kayo bang nagbibigay ng malasakit, papagamot, gagastusan? Anong kunik? Anong kunik? Pakikunik ba? Madam, pakikunik. Wala eh. Walang kunik yung sinasabi mo. Ulitin ko ha. Para sa kaalaman mo, Miss Angel Loxin, anong kunik ng sinasabi mo? Sa lahat na nagmamagaling at nagsasabi na buti nga nagsarang ABS. Okay. Sana masarap ang tulog nyo ngayong gabi at nakapagbayad na ng bills. Ha? Hindi ko mag-gets. Hindi ko mag-gets. Anong kinugnayan ng bills? Sana rin masarap rin na napamalengke ninyo. Anong kinugnayan ng pagsara ng ABS-CBN sa pamamalengke? Ha? Anak ng tutsa. Ipakain sa inyong pamilya. Sana wala magpakasakit na kailangan ipagamot at gastusan. Ah, ibig mong bang sabihin yung mga empleyado nyo naman yun na sinasabi mong walang trabaho? Yan yung sinasabi mo, di ba? Miss Angel,
ha, para sa kaalaman mo, binuking na kayo mismo ng iyong kaibigan o yung katrabaho na si Bianca. Ang pang-aapilido nun? Yung Bianca na yun, binuking na kayo na tuloy-tuloy pa rin ang trabaho niyo for 3 months. Oh, siguro naman within 3 months may magagawa na kayo dyan sa franchise ninyo. Simple lang, ayusin niyo na lang yan. Anong pinaka... Yung drama niyo, grabe. Pang teleserye. Sa totoo lang, babalik naman tong ABS-CBN, maayos lang yung franchise eh. Maayos lang lahat ng atraso nila. Tapos, ayos na. Atraso nila sa franchise, di ba? Sinabi kahapon, pinost din natin yung sa cable channel. Ayusin nyo na lang yan. Magbayad kayo ng tama dyan. Oh. Tapos, ayos na. Balik na uli kayo sa trabaho. Anong pinagsasabi mo? Eh, sabi nyo nga ni Bianca, tuloy kayo for 3 months. Tuloy ang trabaho, tuloy ang bayad, tuloy ang empleyado. Hindi kayo pababayaan ng network nyo. So, anong connect nitong sinasabi mo? Ay, naku naman, Miss Angel, oh. Ginagawa mong tanga ang mga Pilipino. Buti na lang hindi katulad ng mga tagahanga mo. Ayan na nga sinasabi ko eh. Kaya hindi ako naniniwala dun sa... Kayo, kung naniniwala kayo dun sa mga taong namimigay tapos biglang hihirit ng ganito. Yan eh. Yan ho yung dahilan kung bakit nila una yung pinapakita sa tao yung pamimigay. Tapos biglang papasok sa politika, papasok sa ganitong mga eksena. Ginagamit kasi o... Oh, para ho sa kaalaman ng iba ha, ito, sikreto ho ito na ibubulgar ko sa inyo. Sikreto ito ng mga media. Ha? Kasama ho ha, sa packaging ng mga media ng kahit sino man pagpapasok sa politika o ng packaging na kailangan matulungin ka, kailangan ipapakita mo yung awa. Kaya bawat media, bawat news, lagi ho silang may part na namimigay sila, tumutulong sila. Yan o ang tinatawag na credibility. Binibuild ho nila yung credibility nila bilang media. Kasama ho yan. Kasama ho sa trabaho nila yan. Talagang ginagawa nila yan para yung credibility nila ay pasok sa masa. So di ba, kunwari, lalabas. Pupunta sila Ted Pailon, kung sino man yung mga reporter dyan. Sila mismo mamimigay. Kasi they are forming the image ng mga broadcaster nila. Na para pag nagsalita na sa news, credible na sila ngayon. Ganyan ho ang ginagawa ng iba. Hindi ko sinasabing lahat ha, ng ibang mga taong binubulgar ang kanilang pamimigay. They are building their image so that you will believe them. Whatever they would say, even if it's a lie. Understand? Napa-English ako dyan, ha? Yan ang dahilan kung bakit nila binobroadcast yung mga kabaitan nila. Kung bakit sila namimigay. Kasi kailangan mabuild yung image, eh. Pag nabuild yung image sila, now, pag nagsalita na sila, nagpasok na sila ng propaganda nila, nagpasok na sila ng mga ideology nila, pasok na sa masa. Yan o ang ginagawa ng mga makakaliwang grupo, ng mga NPA, hindi ko sinasabing si Angel ha, sinasabi ko yan ang ginagawa ng mga makakaliwang grupo, yung style na meron silang tinutulungan, tapos mag-i-inject na sila ng mga ideology nila. Tinitrain, alam nyo kasama ko sa training ng mga media yan. Kaya pansinin nyo, karamihan ha, nang gumagawa niyan yung mga media personalities. Lalo na yung mga sasabihin na nating makabayang kuno. Pero sa totoo lang, training huya ng mga, style huya ng mga makakaliwang grupo. Yang ganyan, yung patulong-tulong, tapos pag kailangan na silang bumanat, nandyan na sila, number one na silang bumabanat. Kaya yung pinagagawa ni Lenny Robredo, kung gusto mo talagang tumulong, tumulong ka, walang camera. Yan naman talagang totoo. Yan ang, yan talagang totoo. Yan ang talagang tulong, walang kamera. Yan ang, that's the purest form of help. Walang kamera. Walang makakaalam. Walang social media. Diyan ako sa mga taong bilib na ganyan. Oh, lipat na tayo dito kay ano, Angel Aquino ha. Ay, Angel Aquino. Sorry. Loxin pala. Hindi ko kapanahon na ako kasi Angel Aquino eh. Si Angel Loxin, ayan, yan, yan. Eto pa. Ito pa, isa bang malupit, ha? Ito ang pinakamalupit sa lahat. Ah, tapang-tapangan si... Tapang-tapangan, tolin na, ha? Tapang-tapangan to ti... Ti ano? Ti katokoteta.
ha? Ricardo de Letay. Itong tapang-tapangan na ito, ha? Tingnan mo, ha? Kala mo, ha? Tingnan mo sinabi, ha? Aba, malupit, malupit, ha? Basa, basa, basa! Pasensya na po dahil hindi ko na mapigilan sobrang galit na nararamdaman ko. May kailangang action star ang dating, eh. Nababago ng manahimik at magpigil kung ang mga nasa paligid mo naman ay mga walang puso. Ginagaya pa to si EPJ. Anong klaseng mga taong gumawa nito? Alam nyo na ang ibig sabihin ng pagkasara ng ABS-CBN, kawalan ng trabaho ng ilang libong empleyado kasama ang mga pamilya nito. Pero sa newsroom nila, tuloy pa rin naman. Yan ang sinungaling ito. Fake news ang... Ay, fake news! Ilang libong pamilya magugutom sa kabila na lahat ang nangyari sa mundo ngayon. Ginamit na naman si pandemic. Talaga bang nagawa niyong unahin ang pagpapasara sa istasyon na bubuhay sa napakaraming Pilipino? Ulul, 5,000 lang. Huwag mo nga kaming loko-lokohin. Eh, marami pa diyang hindi regular. Silang inaasya ngayon na maraming tao para maghatid ng balita sa bawat araw. Tuloy pa rin naman kayo, eh. Alam mo, natatawa ako dito sa mga taon to, no? Ewan ko, kayo ba na bobola? Kasi ako hindi ako nabobola, hindi ko maintindihan. Hindi ako nabobola, natatawa ako, eh. Napakalaki ng inambag at patuloy na nangangamabot ang tulong sa lahat ng nangangailangan. Silang inaasya ngayon na maraming tao para maghatid ng balita sa bawat araw. Oh, aba, nagbabalita pa rin naman kayo, ha? Masasabi mong hindi. Yung AC, yung ANC tuloy. ABS tuloy sa Twitter. Ano pa sinasabi nyo? Tuloy-tuloy pa rin naman kayo, ha? Anong sinasabi ninyo dyan? May online ka naman, tuloy. Eh, Rappler nga, nagbabalita pa ng mga fake news, eh. Oh, online lang naman sila. Oh. Ang dami pang online dyan, nagbabalita rin. Isa pa tong tanga-tangahan to si ano, Coco. Ang sakit na rin ang lahat ng ito. Ininaiwan ang pinabayaan ng ABS-CBN ng mga empleyado nito. Inagapay niya ang bawat empleyado upang makaraos. Parang politiko. Hindi ko alam kung anong klaseng mga katao kayo at kung anong klaseng konsensya ang meron kayo para masisip niyong ipasara ang ABS-CBN sa gitna ng daan at libong-libong taong nang paulit-ulit. Nadulo na lang. Ang haba. Paulit-ulit lang naman. Walang sense. Sa mga taong pilit na nagsulong sa pagsasara ng ABS-CBN, sana'y panatag ang mga panatag ang kalooban nyo. NTC, sana magdala ito ng lubos na kaligayahan. Ha? Tapos talagang may ganun-ganun pa, oh. Ha? Ha? Sabi ko nga, eh. Easy, boy. Easy. Masaya, oh. Alam mo kung bakit masaya? Masaya, oh, kami lahat. Kasi, oh, napatunayan, oh, na no one is above the law. Matagal na ho kayong nang loloko yung ABS-CBN. Ha? Hindi lang ho sa mga fake news. Maging dyan sa cable. Kung ano-ano pa ho ang pagloloko ang ginagawa ninyo sa mga empleyado ninyo. Ilang kaso ang sinampa na sa inyo. Pumasa na, umabot na nga sa Supreme Court. Yung iba, yung ito si Madam, si Ma'am Isa, namatay na ho ngay abogado niya. Na-dismiss na yung kaso tuloy niya. Bakit to? Eh, wala na ho, eh. Wala na, hindi na kaya. Patagalan, siyempre, para magsampa ka ng kaso, ubus ang pera mo. Sino kalaban mo? ABS-CBN? Mauubos ba pera niyan? So, ilang taon nang nakakalusot na ganyan ang pamamalakad ninyo. Bulok na pamamalakad ng inyong istasyon na kung saan, eh, ang mga empleyado hindi irregular. Ano pa? Hindi nabibigyan ng benefits. Tapos kung kailan nyo gusto sibakin, sisibakin ninyo. Ang tagal nyo nang ginagawa yan. Tapos sasabihin ninyo ngayon na hindi kami matutuwa. Tuwang-tuwa ho kami. Tuwang-tuwa. Tuwang-tuwa. Tawanan natin. Tuwang-tuwa kami. Bakit? Sa pagkakataon na ito, ang batas ng mahihirap at batas ng mayayaman ay nagpantay. Palakpakan ko natin. Ha? Ngayon, no, napakita na pantay-pantay ang batas. Kung anong sinasabi ng batas, yun ang dapat masunod.